meron pong nag-ano po sa atin na papasok daw po and makikipagdebate, sabi niya. And yun, sabi niya, at klaro-klaro daw po na matatalo daw po tayo. And meron daw pong ano, sabi niya, kung pwede, premyo. Oh, sige, sige nga po, bibigyan po natin po siya ng premyo kung yung sinasabi po niya na matalo po tayo. And member po siya ng, I think, dating daan. Ito po yung information po na ibinigay po sa akin. Eh. And yun, yun, patutunayan po niya yung iglesyang binaaniban po niya, ay, yung iglesia po yan, natatag ng Panginoong Jesucristo, syempre. Diba? Wala pong ano eh, wala po tayong karapatan na magtatag ng ating sariling iglesia kung itong iglesyang ito ay tayo lang po yung nagtatag, 'di ba? Okay, so papasukin po natin. Okay, yun. Good evening po sa inyo, sir. Good evening po, sir. Pwede ko po malaman po sa inyo, sir? Sir? Pwede ko po bang malaman po namin yung pangalan po ninyo kung pwede? Ako po si ano, si Rain po. Isa no, actually po, isa po talaga akong pure Catholic. Kasi yung nag-aral po ako sa ano sa Don Bosco, kanya ano Christian school yan po doon sa Makati. Lagi po kami nagsisimba doon at saka may mga ano din po ako ng mga pari, may mga kamag-anak din po ako na pari dito sa Leyte. Taga-Leyte po kasi ako eh. So Bisaya kaso ka pala. Lang po, syempre. Di Waray po, Waray. Hindi ako marunong waray, talaga waray sa Bisaya. Tagalog na lang po, sir. Gusto ko lang po sana maliwanagan sa baka magbibigyan niyo ako ng idea or tingnan natin kung anong maitutulong niyo sa akin sa ano sa ganyang bagay. Tungkol po sa rebulto, sir, sana yung ano, yung gusto ko po sanang talakayin. Tungkol po sa rebulto, 'di ba? Hindi naman sang-ayon yung ika po muna po, sir, before po tayo magpapatuloy. So member na po kayo ngayon ng Andating Daan, tama po ba? Ah, hindi po, hindi. Pero gusto ko po sanang lumipat kung sakali. Hindi pa po ako member doon. Opo, Catholic pa po ako ngayon. Catholic pa ako ngayon. Ah, okay. Catholic okay. pa po ngayon. Akala ko po kasi, kasi ang nag-info po sa akin, yung isa sa mga staff po natin, na yun, member po kayo ng Dating Daan. Then at the same time, po, sabi niya, gusto ko po sana. Sabi niya sa akin na, if in case na matalo niyo ako, sabi niya, di ba, naghihingi po kayo ng premyo. Then sabi niya, sa larawan pa lang, talo na kayo. Gusto ko sana bigyan niyo ako ng Bible kung sakaling ano kung okay. Sige po. Tungkol po sana sa rebulto yung gusto kong talakayin, sir. Sige po. 'Di ba bawal naman po 'yan nakasulat po sa Biblia. Kung sa Biblia yung pagbabatayan natin, bawal po talaga yung rebulto. Sa mga na nakasulat doon. Sa mga Diyos-Diyosan. Oh, yun po. Nga po. Pero hindi yun, ipinagbabawal. Yun po, hindi po ipinagbabawal ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga ribulto at larawan, included na po yung larawan o ribulto ng mga santo. Bakit po? Bakit? Paano nyo po nasasabi na nakalagay? Sir, wala paano po kayong mababasa sa Biblia. Tika muna, sir. Wala po kayong mababasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo, letra por letra ang mabasa po natin, na yun, ipinagbabawal po ng Panginoong Diyos ang imahe ng mga santo. Wala po. Hindi, walang mababasa doon sa Biblia na imahe ng mga santo. Pero mababasa doon sa Biblia na wag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Diyos-Diyosan. Iyong rebulto. Ay, hindi po yan Diyos-Diyosan eh. Yung rebulto po namin na hindi po yan Diyos-Diyosan. Hindi ka po ano makakabasa po sa banal na kasulatan basta rebulto Diyos-Diyosan na. Eh mali po hindi, yun. Hindi. Ano po yung explanation nyo? Sasagot po muna po ako. So kung titingnan po natin yung Exodus chapter 20 verse 3 to 5, refer po yan sa mga Diyos-Diyosan. At nagiging Diyos-Diyosan po ang isang bagay o isang rebulto kung sinasamba po yan bilang Diyos. Exodus chapter 32 verse 4 to 5. Tika mo na. Okay. Exodus chapter 32 verse 4 to 5. Pero ang simbahang Katoliko, wala naman po kami sinasambang rebulto na Diyos eh. At kaya nga, nagsasamba po kami. Sinasabi po namin, Ama namin, nasa langit ka. Hindi namin sinasabi na Ama namin, nasa rebulto ka. Okay, sige. Ako naman po, ako hindi po, doon po muna tayo magta-topic. So sabi nyo kanina, hindi nyo sinasamba yung rebulto. Okay? Opo. Okay. So, hindi namin sinasamba bilang Diyos. Tama. So ano yung kasi ginagawa nyo? Magiging ano po yan, sir? Magiging Diyos-Diyosan po yan kung sasambahin po namin bilang Diyos. And tama, kontra po yan sa aral po namin. Ang doktrina po namin, naman. This is the Catholic faith. Teka po muna. Now this is the Catholic faith, we worship one God. Kung sasabihin po ninyo yung rebulto pa namin ay Diyos, so ibig sabihin kinokontra po namin yung aral po namin.
Wait lang. So kung hindi nyo sinasamba yung rebulto, bakit nyo niluluhuran? Ay, hindi po lahat Sige ng nga. Pagluhod. Hindi po lahat ng hindi. Pagluhod ay pagsamba na. Hindi po. Mali po kayo. Oh, wala po sa Biblia ano na kapaglumuhod ka o nakapagtira pa ka pagsamba na po yun sa isang bagay. Hindi po. Oh, yung hindi iba, po. Tingnan mo. Yung iba humahalik yeah, muna, humahalik pa sa imahe. Teka po muna. Ah, sige po. Number one argumento po ninyo, wala na po sa Biblia ang sinasabi na sa isip po ninyo ang mga rebulto ng mga santo Diyos-Diyosan. Wala po yun. At sumasang-ayon din po kayo. Sumasang-ayon. Meron po. O anong talata sa Biblia na ang mga rebulto ng mga santo Diyos-Diyosan? Sige nga po. Basahin mo sa Exodo. Kasulatan, ha? Exodo 25:18. Diyos-Diyosan po yan? Basahin mo nga sa... Di. Yung doon sa Exodo 25:18, 'di ba, yun yung tungkol sa pag-ano ng kerubin. O yun, Diyos-Diyosan po yun. Statue po yun. Hindi. Rebulto po yun. Oh. Eh bakit? Ano ba yung sa likod mo? Tiga muna. Kaya nga eh. Ano ba yung nasa likod yung, mo? Yung kerubin po kasi rebulto po yun eh. So ibig kong sabihin Diyos-Diyosan din po yun? Yung kerubin? Hindi. Diyos-Diyosan po yun? Oh. So hindi. Teka lang. So, hindi pala. So, ibig pong sabihin, mali po yung pag-iisip po ninyo, basta rebulto, Diyos-Diyosan na. Eh, bakit? Ano ba yung pagkakaintindi mo ng Diyos-Diyosan? Oh, sige. Ano pagkakaintindi mo ng Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan, 1 Corinthians chapter 8, verse 4, yung mga bagay po yan, mga rebulto po yan, or yung mga tao po yan na kinikilala pong Diyos na hindi totoong Diyos. Yan, rebulto. Yun. Ay, hindi mali. Sabihin, wala po. Meron din pong mga Diyos-Diyosan na hindi rebulto. Ano? Oh, saan? Saan? Kung may mabasa po ako, aaminin niyo po yung mali po kayo? Kung may hindi, mabasa saan po mo, ako, saan... aaminin po rin yung mali ano yung... po ako, mali di, po kayo? Hindi, ano yung babasahin mo? Ah, hindi, Biblia. Tungkol sa ano? Biblia. Tungkol about sa ano? About sa Diyos-Diyosan. O sige, basahin mo. Basahin mo. Pag may mabasa po ako na kahit hindi Barang ano, kahit hindi reboot sa Diyos-Diyosan, aaminin niyo po ba? Aaminin niyo po ba? Nagsisinungaling po kayo? Ano yung sabi mo? Tika muna. 'Di ba sabi mo basta rebulto ano Diyos-Diyosan na. Tika muna. Basta rebulto Diyos-Diyosan na. Pag may hindi, mabasa po ako hindi. Sa Biblia. Tika hindi, muna, tika wait muna. Lang. Alam ko 'yon, Alam ko 'yung sinasabi mo. Yung ibig sabihin ko, hindi naman ibig ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, 'yung mga imahe ng mga sinasamba. Oh, talata po. Bawal talata 'yan sa Biblia. Oh, talata. Bawal 'yan sa Biblia. Pag sinasamba na 'yung mga imahe, kumbaga, tika muna. Oh. Pag sinasamba na po, lalo na po kung nagsasamba ka, nakaharap ka sa rebulto, kasi yan po yung akusasyon po sa amin. Eh. Tama. Pag nakaharap ka sa rebulto, kasi ibig pong sabihin, Diyos-Diyosan na po yan. Kung may mabasa po ako isang taong ng Diyos na nagsasamba sa harap po mismo na rebulto, aaminin po niya, nagsisunungaling po kayo? Ah, yung Exodo yung tinutukoy mo. Hindi. Alam hindi, ko yun, hindi, yung hindi, Exodo yung tinutukoy hindi, mo. Hindi Exodo. Hindi. Pag may mabasa kasi po ako, mo. Teka muna, teka lang. Teka lang. Huwag kang lumihis. Dito muna tayo sa basta nakaharap, sumasamba ka na. Okay. Pag may mabasa po ako sa Biblia na isa pong tao ng Diyos na sumasamba po, nakaharap po sa rebulto, aaminin niyo po ba na yung pananampalataya po, iniisip po niyo sa demonyo po yan? Nanalangin siya sa rebulto. Ay, nakapatira pa nga eh. Sa harap mismo ng rebulto. Di, alam ko yan kung saan yung sa kerubin. Alam ko yan yung sa kerubin yan eh. Alam ko yan. Yes. Alam ko yan. Ang punto rito, alam ko yan yung sa kerubin. Sa Old Testament, meron ka bang mabasa sabihin sa Old Testament na ipinagbabawal ang mga imahe ng mga santo? Hindi, kasi nga, di, wait lang. Meron sa na wala. Old kasi yun. Sagutin niyo ako. Teka lang. Hindi, mali yan eh. Ang ibig sabihin ng Old Testament, meron. Wait lang. Meron. Alam ko yung ibig. Bigyan niyo po ako ng talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinasabi ng banal na kasulatan na ipinagbabawal ang imahe ng mga santo. Sige po.